Hello mga kamikmi, Kuya Mo Felix mga kaibigan, and today we're going to discuss one of the solutions for first order first degree differential equations, and that is solving it using solution by integrable combinations. In other textbooks, ang tawag dito is integrating factors found by inspection. Kasi, part of the inspection, kasi we are trying to solve the given DE. And after inspection, kapag may makikita tayong integrating factors or so-called integrable combinations, integrable combinations, mas madali siyang isolve, no? So without further ado, let's start with some lectures, okay? So ito yung sinasabi nating integrable combinations or yung integrable factors na madali kasi silang i-integrate, basically. And the goal of finding a solution to first order, first degree DE is, di ba, ini-integrate natin sila para makakuha tayo ng general solution. And based dito, ito yung common, no? Ito yung mga common integrable combinations na makikita ninyo sa some of the problems na ma-encounter ninyo. And again, no, these are just the common integrable combinations. Marami pa talaga to, no? Sandamukal to. Pero for the meantime, pwede tayong mag-focus lang dito, no? Just to learn how to use integrable combinations. And kung papansin niyo, no, since this is integrable combinations, no, or these are the integrating factors na commonly makikita natin, kung papansin niyo, these are derived from different differentiation rules, such as this is product rule, di ba? X dy plus y dx, this is product rule. The other one is still product rule, pero x squared y squared lang, so 2, di ba? The other one is quotient rule, which is commonly madaling i-memorize dahil if this is your high, this is your low, that is just low di high minus high di low over low square. Okay? Same goes naman yung x over y, ganun din. And dito, sa ating right side, ito naman yung not so common, pero definitely, under siya din ng common kasi usually makikita mo to. And very useful to dahil guys, ang goal kasi ng integrable combinations, dapat kapag makakakita ka ng ganitong factors, the other remaining factors should be variable separable. And most of the time, we need to manipulate the DE, such as either kailangan mag-divide tayo ng xy or ng x squared plus y square para maging variable separable yung other terms. And kapag ganun, nag-divide tayo ng xy, usually may makukuha tayong still na integrable combination. Integrable combinations such as ln xy and ln y over x. Especially, ito din, no, arctan y over x. And kung papansin nyo, madali din naman siyang i-recognize or i-familiarize with kasi si ln xy is just product rule, same with product rule, pero over xy. Si ln y over x is parang quotient rule lang din naman kasi di ba, low, ito, low di high, minus high di low over low high lang siya. So nag-divide ka lang ng xy dun sa numerator ng quotient rule, ito naman, nag-divide ka lang ng xy sa numerator ng product rule. Okay? So without further ado, let's have some examples. Ayan. Let's try to solve this one. Example number one, let's find the general solution of this problem. Basically, di ba guys, pag nagsosolve tayo ng solutions, dapat chine-check muna natin, no? Sana bago ka pumunta dito, no, sa integrable combinations, aware ka kung paano natin sinosolve yung other methods, such as variable separable, homogeneous, exact, non-exact, folded, Bernoulli's, no? Ako, no? Most of the time, ito yung priority list ko, no? Redundant natin, no? Priority na list pa. So, ito yung sinusunod ko, no? With respect sa kung ano yung gagawin ko in terms of DE. First, lagi mo check kung kaya ng variable separable. Pag hindi kaya ng variable separable, tsaka mo check kung kaya ng integ combinations, integ combi, or via inspection. Number three, kapag di kaya niyan, dalawa na yan, tsaka ka palang pupunta sa folde or Bernoulli's. Yan. Check mo yan kasi magka-partner yan dalawang yan eh. Kapag hindi kaya ni folde Bernoulli's, tsaka ka palang pupunta sa exact, non-exact. Okay? Non-exact. Ngayon, kapag hindi kaya niyan, apat na yan, tsaka ka palang pupunta dito sa homogeneous. Which is madali namang i-test kapag homogeneous, di ba? Pero bakit ganito yung ginagawa kong priority? Kasi base kasi dito, mas the more na bumababa ka or the more na papunta ka homogeneous, mas tedious yung solutions. Kaya
number one, chine-check ko muna is variable separable. Ngayon, in terms of manual methods to, no, lahat ng mga manual techniques na matututunan mo. Okay? So first is check muna natin kung kaya ng variable separable. And upon checking, hindi yan kaya basta-basta ng variable separable. Kasi magkakaroon ka ng multiple terms dyan. Lalo na ito, x, y, tsaka multi-variables. So ang gagawin ko dyan is i-check ko muna kung kaya ng integrable combinations. And what I'm going to do is I'm going to expand first. Expand natin lahat-lahat. So that will become y cube plus, oops, sama na natin dx. Dx plus y dx plus xy squared dy minus x dy is equal to 0. Okay? Now, ang next step na gagawin ko guys is I will inspect this. Kaya nga siya sinabing found by inspection. I-inspect mo yung given kung may familiar na integrable combinations. And ang ginagawa ko kasi guys is tinitingnan ko kung alin yung kaya ng product rule at yung numerator ng quotient rule. So, in terms of product rule, diba that is x dy plus y dx. So, kailangan ko maghanap ng ganon or may minus in between. So, ang pwede kong gawin is ito, diba? This is y dx and this is x dy. So, pwede kong pagkunan yan ng y dx and x dy, diba? So, pagsamahin ko yan, that will become y cube dx plus xy dy plus y dx minus x dy is equal to 0. Ayan. Now, di ba ang goal ko sana is magkaroon to ng product rule, which is ang product rule natin is y dx plus x dy. So, based dyan sa factors na yan, ano dapat yung i-factor out ko? So, unahin natin itong first term. So, definitely, dapat mag-factor out ako dito ng y squared. Diba? And, basically, hindi ko pala basta-basta pwedeng gawin yan dahil hindi naman pala y squared ito. No? So, mali-mali. Ang goal natin is try nating factoran muna siya ng kayang i-factor, which is y lang. Diba? Mag-factor ako ng y. Y lang. Tama pala. Mag-factor lang muna ako ng y squared. Yan. Y squared lang. Kasi diba, y squared. Ay, hindi. Joke. Y lang nga. Tama. Delete. Yan. Y. Kaso kulang. Ay, wait nga. Kulang ata. Wait lang. Tama ba ito? Y cube. Y dx. Ay, tama pala. Ay, walang x. My squared. Nabi ko na nga ba eh. Kulang may squared. Sabi ko nga, parang may mali dun sa given. Yan. Dapat y squared kasi yan. Yan. Okay? Kasi ito, y squared ito eh. Okay? Okay na yan, no? So, nag-factor out tayo ng y squared para yan. Ang goal kasi natin is magkaroon ng y dx plus x dy. Okay? So, nakulang na pala ako ng y squared, no? So, ingat sa exponents. And dito sana, no? Ang goal natin sana dito is gawing quotient rule, no? Or kung ano man yung pwede natin magamit sa y dx minus x dy. Which is dito kasi, if susundin natin dito yung low d high, this is low d high minus high d low, dapat ang low natin is y or low squared which is over y squared, diba? So therefore, if we're going to do y squared, dapat lahat yan may y squared. And pwede natin gawin yan kasi this is equal to 0 eh. So kahit anong gawin mo dyan, 0 pa rin yan. So okay yan, no? Okay lang yan. Wala tayong binaviolate na yan ni low. So therefore, for this is now equal to y dx plus x dy plus quantity y dx minus x dy all over y squared is equal to 0. Now, we can transform this into our integrable combination. So, this is now equal to differential ng xy kasi di ba product rule lang yan. And this one naman is differential ng if this is low squared, so therefore, ang low mo is si y, ang high mo is si x, is equal to 0. Now, since these are all integrable na, no, pwede nating integrate yan. Now, the problem is, ano naman ang integral yan? If we will go back to integration, di ba? The integral of du is equal to u. Okay? So, ibig sabihin yan pala, kapag in-integrate mo yan, yung xy, that is also equal to xy. No? Same goes naman kapag ganito yung itsura niyan, guys. If the integral of u du is equal to u squared, then therefore, the integral of xy, kasi diba kung ano dapat yung nasa loob niyan,
nasa loob ng D mo, dapat yun din kasi UDU, parang ganyan siya. So that is equal to xy squared over 2. So parang ganyan lang siya. Okay? So therefore, our answer is just xy plus x over y is equal to c. Okay? So further simplification, multiply ko ng y para wala tayong denominator. So that's equal to y squared plus x is equal to cy. And that is your final answer. Beautiful. Okay? So again, ito yung list ko no, ng pagkasunod-sunod to check kung ano yung gagawin ko. Okay? So basically, no, pwede mo din i-convert to sa IVP, so initial value problem. Let's say na may initial condition tayo na x is equal to 1, y is equal to 2, edi substitute mo lang yan. So therefore, that will become 1, or let's say the problem is solve for c, no? So parang ganyan lang siya, solve mo lang yung c. Squared plus 1 is equal to c and 2 squared. So therefore, simplify mo lang, no? 4 plus 1, that is c2. 5 is equal to c2. C is equal to 5 halves. Ayan. So plug in mo lang dyan, yan yung value ng c mo, and that will become your particular solution. So kasi kapag may constant, guys, ano ulit pag may constant, that is called general solution. Okay? Okay, example number 2. Let's solve this one. Unang tanong, kaya ng variable si parabol? Malabo kasi multiple terms and multiple variables. Hindi basta-basta ma-simplify. So let's try to solve this using integrable combinations. And first thing that I'm going to do is I'm gonna distribute everything, that is para kita ko lang eh. Usually kasi kapag hindi mo dinidistribute, hindi mo makikita yung sinasabi nating integrating factors via inspection. Or hindi mo may inspect yung integrating factors natin kung hindi mo i-distribute lahat-lahat. Okay? dy is equal to 0. Ayan. So tama ba ang aking pakadistribute? Y cube dx minus x y dx plus xy cube dy plus x square dy. Ayan. So lagi nyo check yung algebra nyo, guys. Next thing is I'm gonna check kung ano yung pwede kong pagkunan. So therefore, pwede to, no? Sa y dx at x dy. Pwedeng-pwede, no? Ito naman yung negative xy, tapos ito, x dx or y dx, tapos ito yung x dy. Pwede din, no? So sige, pagsamayin natin yun. Kung ano mangyayari. This is y dx plus xy cube dy minus xy dx plus x square dy is equal to 0. Okay. So dito, no, pwede kong gawin dito is product rule na y dx plus x dy. And kung mapapansin ninyo, if gagawin ko tong ganitong factor, dapat magpa-factor out ako ng y cube. To check, distribute nyo ulit kung tatama. So that is y cube, y to the fourth. Okay, correct. Now, ang problema naman natin dito is kapag nag-factor out ako ng negative x, try ko i-factor yung negative x. Anong mangyayari? So this will become, since nag-factor ako ng negative x, magiging positive to, no? Y dx minus x dy. Diba? It's equal to 0. Ngayon, bakit pinactor out ko yung negative x? Kasi guys, kung mapapansin niyo, if i-retain ko to as is, diba ang numerator ko is y dx minus x dy? That is low d high minus high d low. So dapat ang goal ko is magkaroon ako ng low squared sana. And kung mapapansin niyo, if my low squared here is not y, hindi magka-cancel tong y or hindi mawawala to. Kasi ang goal ko is mawala din to eh. Kasi okay na to eh. Okay na tong integrable combinations ko to. Ito yung problema ko, yung y cube. So therefore, if I'm going to divide everything by y cube, mawawala to. Pero ito naman yung problema ko. And yung problema na yun is masusolusyonan kung this is y squared. Bakit? Kasi ito yung low squared mo eh. And don't forget, di ba y cube yan? Kailangan may y ka pa rin dito. So y times y squared is y cube, di ba? So therefore, dinivide ko lang everything by y cube. And magiging ganito itsura niyan. Since nagdivide ako ng y cube, that will become y dx plus x dy minus, no, may x over y ako dito, then ito yung integrable combination ko ng aking quotient rule over y squared is equal to 0. Okay? So therefore, pwede ko na i-convert to into my integrable combination. This is just product rule. Ito naman, guys, is equal to derivative or differential ng
Since this is my low, D high, so ibig sabihin, ang high ko is X, ang low ko is Y. Is equal to 0. And kung mapapansin nyo guys, no, madali nang i-integrate to. Just integrate it. And therefore, our answer ito is definitely X, Y lang, pero ito, ano to? Paano natin i-differentiate yan? Or i-integrate? Di ba parang ganito lang yan? As I stated earlier, parang ganito lang yan. Na integral ng u du that is equal to u squared over 2. So same lang yan na X over Y, na yan yung u ninyo, then syempre, di ba yung differential X over Y ninyo is the same. So that is just X over Y squared over 2. Ayan. So plug in nyo lang yan dyan. That is equal to negative X over Y squared over 2. And therefore, don't forget also your vitamin C. Kasi may C dapat dyan. So simplifying everything, multiply ko nang to lahat. Pwede yun, no? And since may over 2 dito, no, pwedeng i-over 2 ko na lang din to para mag-cancel yan. Kasi constant din naman yan. XY. Again guys, no, usually guys, nagmamanipuli tayo ng constant. Usually kapag general solution lang naman yung tinatanong. Pero kapag minsan, no, IVP most of the time, or initial value problem, hindi ko na masyadong ginagalaw yung constant para consistent yung constant natin. Okay? So this will become twice ng X. Lagyan natin squared, no? Distribute na natin is equal to C. Yan. Pwede na natin multiply ulit ng Y squared para maging XY cube minus X squared is equal to CY squared. Ayan. Pwede na tong final answer. Charan. Beautiful mo. Okay? Example number 3. So, paano kaya ito? If ever wala itong plus 1, kaya ng variable separable ito eh. Kaso may plus 1. So, takbo tayo sa integrable combinations. Like I've said, distribute muna natin. Or expand everything. Dx plus dx. Okay. Plus x to the fourth y squared dy is equal to 0. Ngayon, pagsamahin ko yung pwede kong pagkunan ng integrable combinations, which is ito, no? Kasi ito yung pwede kong pagkunan ng y dx. Ito, pwede kong pagkunan to ng x dy. So, that is equal to x cube y cube dx plus x to the fourth y squared dy plus dx is equal to 0. So, ang goal ko sana dito is magkaroon ako ng product rule ng pagkukunan. So sana meron akong y dx plus x dy, di ba? And if yan yung gusto kong factor, ano dapat yung kailangan kong i-factor out? X cube tsaka y squared, di ba? Kung di-distribute nyo yan ulit, so this is tama, no? X cube y cube, tapos ito naman yung x to the fourth y squared, so tama. Plus dx is equal to 0. Now, the problem here, guys, is, di ba pwede ko itong i-convert as dxy na. So, kailangan, mas maganda sana kung in terms of xy lang din sana to, no? So, paano ko magagawa yon? I need to divide ng isang x lang. Di ba? Para maging x square, y square. Para pwede kong gawin xy raised to 2. So, ang gagawin ko dyan, mag-over x lang ako sa lahat. So, therefore, magiging ano to, x square y square, 'di ba, multiplied by, pwede ko na tong i-rewrite, no, as dxy para maganda, and that is just dx plus x. Ngayon guys, kung papansin niyo, okay na to dahil integrable combination nitong left side ko, tapos the other term is variable separable naman, or kaya na siya ng variable separable or recta integrate na. So this is just y squared dxy plus dx over x is equal to 0. So just get the integral of that. So our answer will become, again, no, parang yung UDU lang to kanina. So this will become XY cube over 3, okay, plus LNX, no, LNX is equal to C over 3. Ngayon gagawin ko ng over 3. Actually, yung iba dito, pwede rin mong gawa ng LNX, no, pwede mong gawing LN to eh. Pero ang gagawin ko na lang dyan is over 3 na lang. Okay lang din naman. Or pwede din namang LNC, no? Pag ang tanong is general solution, okay lang din naman yan. Tapos i-over C mo, over 3. Yan, pwede naman to, okay lang din. Para mamaya madaling i-simplify yan. Pero for the meantime, pwede naman na C na lang, C over 3. Pero kung in terms of IVP yung tanong guys,
kahit hindi nyo na i-manipulate yung constant para maging consistent. Okay? So that will become y cubed plus 3 ln x is equal to c. Kasi minsan mamamali ka pa sa constant kapag sobra mo siyang i-manipulate, hindi magiging consistent yung particular solution mo. Okay? So actually, pwede na to. This is your final answer. Pwede na yan. Okay? Ngayon, if ever wala sa choices yan, ibig sabihin, nag-manipulate mo siya dito ng kakaiba. Pwedeng ginawa niya is, since diba over 3 yan, tas ln x yan, yung constant na yan, ang pwede nilang gawin dyan is ganito. Diba, meron kang xy cube over 3 plus ln x, diba? So, pwede kong gawin dyan is equal to ln c over 3. No? Kasi kapag pag-transpose mo yan, magkaka-ln ka, diba? So, magiging simplify natin further, xy cube plus, oops, pwede natin ano yan, gawin dito. So, magiging ano yan, no? Since mag-multiply na ako ng 3 dito, no? Mag-multiply na ako ng 3, that is ln c minus 3 ln x. Diba? Parang ganyan. So, simplify further pa natin yan, xy cube, that is equal to ln c minus ln x cube. Eh, diba, minus yan? Actually, pwedeng minus-minus dito eh. Yan. Para maging ln c over x cube. No? Diba? Tapos kapag yung raise to e ka dyan, raise to e, so parang pwede na din yan, diba? Para mawala yung ln, maging e raise to xy cube is equal to c over x cube. So parang pwedeng x cube e raise to xy cube is equal to c. Ayan, so pwede din to. Depende no, sa choices ko, nilalabas sa choices. Pwede rin naman na ginawa niyang negative ln c yan, pwede din yan. No? You can try to explore. Okay? Ang importante is consistent ka lang dun sa ginagawa mong operations. Okay? Okay, okay, okay. So that is for example number 3. Number 4. So kaya-kaya ng variable separable to? Malabo kasi dahil dito sa x squared y na to, no? Mahirap. So integrable combinations tayo. First thing that we're going to do is let's expand. Kung anong mangyayari. So this is x cube y dy plus 2x dy is equal to 0. And ang goal ko is pagsamahin yung pwede ko mapagsama. So based dito, may y dx na ako. Ang kailangan ko na lang is x dy, which is ito. So pagsamahin ko yan, that will become 2y dx plus 2x dy plus x cube y dy is equal to 0. So this one, factor out ako ng 2. Then definitely, di ba, ito, this is y dx plus x dy na. Pwede ko nang iyang i-rewrite guys as xy, no? So, hindi ko na papakita. Yan ang product rule niyan eh, no? Y dx x dy plus parenthesis natin 'to. X cube y dy. Pero ang problema natin kasi dito guys is ito. Itong x cube y dy. Yes, this is integrable combination na, pero ito kasi is hindi siya variable separable. So we need to convert this sana into variable separable. At magagawa lang natin yun kung magde-divide ako sana dito ng x cube, di ba? So, ang gagawin ko dito is magde-divide din ako ng x cube. Pero ang problema naman ng kasunod dyan is, dapat sana yung factors involved dito is in terms of xy. So, gawin ko tong y cube. And since y cube yan, magdagdag din ako dito ng y cube. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, this will become 2 over xy cube, no? Pwede yan, no? Factor out ko na lang. D xy plus ito, cancel to, and may y ako natitira dyan, so that will become dy over y squared lang. It's equal to 0. Ayan na. So ito, basically, I can integrate na this, and this I can integrate na din. Okay? So therefore, this is equal to integrable na to, eh, no? Kasi ito, pwede mo na itong iangat, eh. Pwede itong negative 3, ito negative 2. Okay? Para makita, sige, rewrite ko na lang para makita nyo din, no? Y, negative 3, ayan, d, xy, plus y negative 2, dy, is equal to 0. Ayan, integrate nyo lang. Pwede na yan. So, this will become 2, xy, power rule, so magiging negative 2, over negative 2, plus, y negative 1, over negative 1, is equal to c. Okay? So, ito, cancel kasi ito eh. Magiging negative lang yan.
xy, negative 2, minus y raised to negative 1 is equal to c. Ayan. So, puro negative-negative, no? Actually, pwede mo i-factor out yung negative kasi constant naman yan. Or gawin mong negative c yan, di ba? Para maging positive, okay lang din yan. So, therefore, cancel everything negative. So, magiging xy, negative 2, plus y negative 1 is equal to c. Kaso, ayoko na may mga negative exponents, eh. So, ang gagawin ko is, pag-multiply tayo ng positive exponent para mawala siya. Yan. So, multiply mo lahat ng xy squared. So, magiging 1 na lang yan kasi same base yan, no? Xy. Plus, ito ay, since this is x squared y squared, tapos y negative 1 to, so x squared, di yan magagalaw, minus 1 lang sa y. Is equal to c x squared, oops, pwede ng xy lang to, xy squared. Yan. And that is your final answer. Beautiful math. Okay? So that is example number 4. Okay, so for our last example, example number 5, let's solve y quantity x squared plus y squared minus 1 dx plus x quantity x squared plus y squared plus 1. Okay? So paano kaya ito? Variable separable, malabo. X squared plus y squared, x plus y squared, malabo yan. Try natin ang integrable combinations. Ngayon guys, in terms of integrable combinations, di ba? As much as possible, try nyo siyang expand totally. Pero dito kasi, may nakikita kong pattern eh. Pag in-inspect mo kasi agad, yung x squared plus y squared, meron din dito. Try nyo i-preserve muna yan. Try nyo i-preserve magiging x squared plus y squared dx minus y dx. No? Trinay ko lang i-preserve muna yan. Kasi meron din kasi dito eh. And kung naalala ninyo, meron tayo kasing integrable combinations na related sa x squared. So baka magamit natin mamaya. Kaya hindi ko siya muna ginagalaw. Okay? So pwede ko nang pagsamahin yan. Pagsamahin niyo yung like terms, yung may same factors. Ayan, x squared plus y squared dx plus x squared plus y squared plus x dy minus y dx. Ayan, may napapansin na agad ako. Pag pinactor out mo yan, magiging x squared plus y squared quantity y dx plus x dy. Okay? So product rule na lang to eh. Tapos itong isa, x dy minus y dx. So pwedeng chain rule, no? Kasi low di high minus high di low. Pero ang problema kasi natin dito, itong presence ng x squared plus y squared. Kailangan mawala yan para maging integrable combinations yan. And luckily, if we are going to divide everything by x squared plus y squared, same goes with this, x squared plus y squared. Naalala nyo ba na this is equal to the derivative or differential ng arctangent ng, if ano to, no? This is low, so this is y over x, low di high. Yan, naalala yan. No? Balikan natin. Balikan natin sa taas na taas. Ang dami na natin pinumpiot yan, mga pinumpiot natin. Ayan, no? Arctan y over x, low mo dyan is x. So, kamukha siya. Magkamukha siya dito sa arctan natin. No? Arctan y over x lang yan. Okay? So, therefore, simplify natin yan. Itong y dx, x dy, sulat ko na yan as product rule para kita ninyo. Plus, this is just arctangent ng y over x is equal to 0. So therefore, our answer is just xy plus arctangent ng y over x is equal to c. Ayan, okay na yan. Yan. Actually, okay na yan. Okay? Tama ba ating mga pinagagawa dito? X, dy? Yes. So basically, that is your final answer. Okay? X, dy, okay naman. So, practice guys, practice. Try to solve everything na sinolve natin dito. Try it first on your own. Then, check nyo kung nakukuha nyo yung mga final answer. Okay? Okay, so, ito si Kuya mo, Felix. Nagsasabi na, do not study until you get it right. Study until you cannot get it wrong. Practice, practice, practice. And, see you in my next videos. Bye!